Good morning, church, and welcome to Jesus King of Kings online worship service. We are very excited that you are with us and joining us to worship Him and to hear His Word. Today, before we start, Sister Grace would like to give you a word of encouragement from the Word of the Lord. Amen. I'd like to request everyone to get their Bibles. And samahan niyo po akong basahin ang Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. It says, "The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him." Tunay nga po na ang pagmamahal ng Panginoon ay laging bago. At ngayon po, as we listen and as we worship the Lord, may we be blessed tremendously. At kahit hindi man po tayo magkakasama physically, the love of the Lord binds us and gives us hope. Amen. And as we have heard from that word, the faithfulness of the Lord is also great. And with that, brethren, if everyone could just please stand up and prepare ourselves to be in the presence of the Lord and to worship Him. Thank you, everyone, and God bless you. Good morning po, church. Magandang umaga po sa inyong lahat. We are happy to be here again. And kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pagsama po sa aming ginagawang online worship service. Alam po, ginagawa po natin ito lahat-lahat po for the Lord, our God. Amen? And magandang opportunity po ito na naaalala natin na everything is because of the Lord, our God. Kung ano man yung nangyayari sa ating paligid, we have hope and we believe na it's getting better because of the Lord, our God is here. It's a happy day. Amen? Pwede ba sabihin mo sa tabi mo ngayon, it's a happy day? A really happy day. Can we give Him all the best praise today? Jesus! Thank you.
happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Glory and all the honor. Oh, you're so wonderful. Lord God, today, usher us in your presence to worship you. Lord God, allow po yung worship ngayon para maialis yung aming paningin sa mga nangyayari at maituon namin sa iyo. Oh Lord Jesus, we lift you high with our lips, with our song, with everything. Thank you so much. I will sing of your goodness, I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. And though the night may get darker, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your sabi po, I will sing of your goodness, I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. Alam niyo po, can we declare it right now? Lord, naging enough ka sa amin at magiging enough. Kung ano man yung nangyayari sa atin, He has always been enough. Tapos sabi po sa second part ng verse, though the night may get darker, kahit pa mag-intay tayo, we know na the Lord is always there sa buhay natin. Amen? And I will sing of your goodness, and I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. Though the night may get dark, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. And you. You have always been patient.
Agree po sa ating inawit, He keeps on getting better. Alam niyo po sa nangyayari po sa paligid natin, kahit pa try tayong i-convince ng demonyo na tayo ay napapabayaan, but look, one thing na kaya natin gawin, we fight Him by faith. We declare, God keeps on getting better sa promises niya sa buhay ko. Hallelujah! Can we lift up our hands to Him and say, and You are good. In the morning I sing, You are good. In the evening I sing, You are good. You are good to me. Hallelujah. Can we give Him all the best praise today? Woo! Hallelujah. You're so wonderful. You're so glorious. Hallelujah. We give Him all the praise. You know po, yung pong aking heart is just screaming with faith na Lord, You keep on getting better. Amen. And pwede po bang itaas natin yung ating hands and we declare to Him, to the Lord, Lord, Your cross, the power of Your cross, Lord, will never lose its power for me. Amen. Can you declare it? Your cross, Lord, especially sa naranasan namin ngayon, will never lose its power for me. We give You praise. Woo. Amen. And on the day that death surrendered to the mighty cross of Jesus Christ, the earth was shaken beneath the weight of darkened skies. Jesus. On His brow. Oh, the cross of Jesus Christ.
Can we give him all the best praise today? It is one for me. And on that day, he comes in glory to reveal the fullness of his reign. All hearts will bow before the sound of Jesus' name. On the cross of Jesus Christ is the reason I'm alive. Yeah. For his blood has set you free. It will never lose its love for me. Oh, the cross of Jesus Christ is the reason I'm alive. For his blood has set you free. It will never lose its power for me. It will never lose its power for me. It will never lose its power for me. Ooh, yeah. Hallelujah, Jesus. So wonderful. Oh, the cross. And oh, the cross of Jesus Christ is the reason I'm alive. For his love has set me free. It will never lose its power. It's all about him. The moon and stars they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross. Blood poured out for us, the weight of every curse upon him. Yeah. The final breath he gave as heaven Son of God was made in darkness.
Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. And he is alive.
His love. His love. His love. His love. So wonderful. Living in love. Dying, He saved. Buried, He carried my sin far away. Rising, He just died, really forever. One day is coming, a long glorious day. Living in love, the dying He saved. Buried, He carried my sins far away. Rising, give Him all the best praise today. Come on, church. One day He's coming. Oh, what a glorious day. Ewan ko po kung napasipon ninyo. We started our worship with a happy day, declaring, oh, what a glorious day. We're ending it, declaring, what also a glorious day because of Jesus, our Savior. Amen. We sing. And living in love, dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day is coming, oh glorious day. Living in can we give Him all the best praise today? Ewan ko po kung napansin po ninyo mga kapatid na yung pong ating kinanta mula sa simula hanggang sa pagkatapos is all about the finished work of Jesus on the cross for us. And the Lord is saying, huwag kang mag-alala anak, everything has been paid for para sa buhay mo. Huwag kang magulumihanan, huwag kang matakot, because the Lord your God is a strong and mighty tower. And because we are the righteousness of God in Jesus, we are blessed, protected, healed, and safe in His arms. Father God, maraming maraming salamat for this day, for allowing us po through the worship. Na Lord God, ma-remind kami na it's all about You. To be reminded, Lord, na Your finished work is with us. At maraming maraming salamat because we can expect great and mighty things. Dahil You are our God, You are our Savior. Bless our worship today, the rest of the worship. I pray, Lord God, that the words we are about to be heard today, na marinig namin, is blessed, anointed. Prepare our hearts, prepare our minds, Lord God, to receive Your words. In Jesus' name we pray. And all God's people say, amen, and amen, and amen. Hallelujah. You may now take your seat po, mga kapatid, and be prepared for the word of the Lord. Amen. Mapagpalang umaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Muli po, isama-sama tayo dito sa ating pananambahan. Papasalamat tayo dahil tayo ay lumalapit kay Lord. Sabi nga niya, John 4:24, God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Tayo ay tumatayo sa ganung talata, bagamat tayo hindi nakikita, tayo po ay lumalapit sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, at naniniwala tayo na tayo ay sinasamahan, pinapatnubayan ng ating Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po tayo na bagamat tayo ngayon ay
nakalimang buwan na tayo ay nasa pandemyang ito, na tayo ay nasa Kanya. Ibig ko sabihin, nagpapasalamat tayo na tayo ay mga born again, tayo ay nakakilala kay Lord, na tayo ay may pananampalataya, na tayo anak ng Diyos. Dahil kung wala po tayo sa Kanya, palagay ko marami sa atin ay nagre-reklamo. Nagre-reklamo sa pandemyang ito, nagre-reklamo sa nagaganap, sa kapaligiran, nagre-reklamo na meron tayong tinatawag na quarantine, nagre-reklamo dahil kasi maraming nabago sa atakbo ng ating buhay. But again, let me go back. Nagpapasalamat tayo kay Lord. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo yung mga mananampalataya. Nagpapasalamat tayo na alam ng Diyos. Naniniwala ako na alam niya ang nangyayari. Naniniwala ako na talagang walang nalilingid sa Kanya. At pwede nating i-claim bilang believers. At naniniwala akong believer ka, mananampalataya ka. Imbis na ikaw yung maging negatibo, tinitignan mo lahat positibo. Dahilan dito pwede nating i-claim, all things work together for good for those who love God. Dahil kasi kung talagang wala ka kay Lord, pwedeng maya't maya ang lumalabas sa bibig mo ay mga negatibo. Pwedeng maya't maya ay nagsasawa ka, naiinis ka, naaaburido ka sa nangyayari sa ating kapaligiran. To be honest, marami pong magandang dulot nito para sa aming pamilya, para po sa aming mag-asawa. At gusto kong talagang i-focus ang aking mata doon sa mga bagay na positibo. Positibo na binabanggit na banal na kasulatan. At dahilan dito, naniniwala po ako na talagang hindi tayo pababayaan ang ating isip para tinaka-focus sa Kanya at ang ating buhay, makikita mo ang tulong, pamamatnubay ng Panginoon Diyos. Kasama din po nito, nagde-declare tayo. I continue to declare, continue to believe na kung ano ang pinasimula ng Diyos, tatapusin niya. Meaning, hindi pa tapos ang Panginoon Diyos. Tayo may mga buhay pa at naniniwala tayo na kung ano man ang nakikita natin ngayon, may katapat na salita ang Panginoon Diyos sa mga bagay na iyon. So umagang ito, mga kapatid, let me share with you. Ang ibabahagi ko po ngayon ay ang magandang dulot ng pagiging born again. Mas masarap mag-enjoy na maisip mo na ikaw ngayon ay na kay Lord at masarap na mag-enjoy na pag-isipan yung mga bagay na ginawa niya nung tayo'y ma-born again. Amen? I just hope and I pray today. Today ay Agosto na tayo ay parang hindi ko alam kung panghuli na ito o pang-apat na linggo ng tinatawag nating Agosto. Nagpapasalamat ako even today na ang puso mo, pati isip mo, ay nakahanda na na tumanggap ng salita ng Panginoon Diyos because we believe in the new covenant na itong gusto mangyari ng Panginoon Diyos. Yung salita niya ay malagay sa ating isipan, yung salita niya maisulat sa ating mga puso. At pag yan ay nasa ating isipan, nasa ating puso, I believe, much more blessing ang darating sa ating buhay. So umaga pong ito, nais kong basahin natin ang isang talata na makikita po natin sa Deuteronomy chapter 6, 23. Actually, I am so thankful na nung binabasa ko ang Deuteronomy chapter 6, nakita ko doon ang tagubilin, ang habilin, paalala, at mga reminder ng Panginoon Diyos para sa Israel na kanyang kausap. At pagdating po sa talatang 23, may binanggit siya. Sabi niya, "Then he brought us out from there, that he might bring us in to give us the land of which he swore to our fathers." Tinagalog ko po to. Inilabas niya tayo doon para tayo ay kanyang maipasok para maibigay niya sa kanila ang lupain na kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. I like this passage because itong passage na to parang isinummarize ang ginawa niya sa bayang Israel. Sinummarize niya ang kanyang tagubilin, sinummarize niya ang kanyang mga gusto talaga mangyari. Pagkatapos dinala niya sila dito sa pagpapaalala ng Panginoon Diyos na sila inilabas niya. Meaning may purpose siya bakit niya sila inilabas. At hindi po ito agad-agad na nangyari. Ito po ay talagang kumunsumo ng panahon mula doon sa tinatawag nating kinalalagyan nila at para mailabas sila. At nung mailabas sila, alam natin ang buong kasaysayan sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Ang tanong natin ngayon, question number one,
Sino ito tinutukoy ng Panginoon Diyos sa salitang us? Then He brought us out. Ang sagot po natin, alam nyo, alam ko, sa pamamagitan ng Bible history, sa pag-aaral natin ng Biblia, ito'y tumutukoy sa bayang Israel. At ang kasunod na pwede mong itanong pagkatapos nating malaman yan, saan sila inilabas? So ang sabi diyan, then He brought us, Israelites, out from there. Saan sila inilabas? Ayon sa ating Sunday school, pagbabasa ng Bible, Bible reading, inilabas sila at tinatawag nating out of Egypt. At dito, sa tanong na ito, kung nilabas sila ng Panginoon Diyos sa Egypt, ang susunod natin magiging katanungan, saan ba tumutukoy itong Egypt? Kung inilabas ka ng Egypt, saan ba kumakatawan yon? At bakit kailangan ka ilabas ng Egypt? Ang Egypt, mga minamahal kapatid sa Panginoon, ay kumakatawan. Saan? Sa bandages and slavery. Pagkaalipin, pagkabusabos. Sa makatawid, ganito lalabas yung ating binasa na Deuteronomy 6:23. God brought the Israelites out of Egypt. Inilabas ng Diyos ang Israelita sa Ehipto. Tama po yan. Or pwede natin sabihin ganito, God brought the Israelites out of bondage. Inilabas ng Diyos ang Israelita sa pagkaalipin. Tama po. At pangalawa, inilabas ng Diyos ang Israelita out of slavery. Pagkabusabos. Pagkaalipin, yung una, pagkabusabos. Pwede niyong pagpalitin yung salitang yan, pero yan ang totoo. Inilabas ka ng Lord sa pagkaalipin, inilabas sila ng Lord sa pagkabusabos. Spiritually speaking, kung ito ngayon ay tumutukoy sa atin, kasi ang tinatalakay natin dito ang mga bayang Israel, bayang pinili ng Diyos. Pero ngayon, tayo ang pinag-uusapan natin, spiritually speaking, ito ay tumutukoy sa atin. At saan tayo inalis ng Panginoon Diyos? Yung ngayon ang tanong. Ngayon, time na to, dumating tayo sa nakakilala tayo kay Kristo. Hindi ko natatanong kung anong taon yon, pero there was a time in your life na wala ka kay Lord, pero dumating yung time, tinanggap mo si Lord, pinapasok mo, at ngayon yan ay tumutukoy sa'yo, saan ka inilabas ng Panginoon Diyos? Spiritually speaking, inilabas tayo ng Diyos sa pagkaalipin. Inilabas tayo ng Diyos sa pagkabusabos. Or, siguro sabihin ko, yung terminology na ito'y totoo, alam natin ito lahat. Inilabas ka ng Diyos out of Satan. Nilabas ka mula kay Satanas at tapos saan ka dinala? Into God. Dinala ka sa Diyos. Amen? Inilipat, inilagay ka kay God, at dahil dito, isang bagay pwede mo ipagpasalamat kay Lord. Amen? Nagpapasalamat tayo. Kaya nga, inumpisahan ko kanina. Nang ano, papasalamat tayo na kahit tayo mayroong pandemic, may pandemya, na kay Lord na tayo. Dahil kasi kung wala tayo kay Lord, I can imagine ang daming masama, ang daming pangit na pwedeng mangyari sa atin nung pumasok itong pandemya. But again, let me repeat what I've said earlier. Salamat kay Lord na tayo ay nasa Kanya na, tayo ay born again na, tayo ay anak na ng Diyos nang magkaroon ng pandemya. Because dahilan dito, maraming nababago at maraming mga nangyari sa buhay natin na instead na maging masama, nakita nating napapabuti. And I praise God for that. Kaya nga dapat ka magpasalamat kay Lord today. First and foremost, you're a believer. Amen. Salamat ka din kay Lord dahil tinuruan ka niya nung maging believer ka, hindi ka nagre-reklamo. Instead, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yun po yung mga lesson na pinag-aaralan natin noong nakaraan. Instead na ikaw ay magreklamo sa ganitong bagay, tignan mo kung anong pwede mong ipagpasalamat. And as a child of God, bilang anak ng Diyos, yun po ang itinuturo ng ating Diyos sa atin. At dahilan doon, marami pang bagay ang sumama at marami pang bagay na kabutihan na dulot ng ating pagiging mananampalataya. Amen po ba? Dahil lahat ng tao, take note, hindi ko ito kinakalimutan, ako dati galing sa Diablo. Marami sa atin galing sa Diablo. Dahil kasi nung tayo wala pa kay Kristo, pag-aari tayo ng Diablo. Nagko-control ang demonyo sa ating buhay. Pero na ibinigay na natin ang ating buhay, ang ating buong katauhan sa Lord, binago niya ang ating kalagayan. At noon pinag-aralan natin to ng maraming panahon at binibigyan natin to ng attention para sa ganon, yung isip natin ay mawala sa mga bagay noon, kundi mapako at madako sa mga bagay na ibinigay ng ating Panginoon Diyos.
Balik po tayo sa ating binasa kanina, Deuteronomy chapter 6 verse 23. Dito ko po kukunin yung pagbabasihan ng ating pag-aaral. Then he brought us out from there that he might bring us in to give us the land of which he swore to our fathers. Tagalogin ko po ulit para sa ganon ay maintindihan natin ang lubos. Inilabas niya tayo doon. Take note, inilabas doon para tayo kanyang maipasok at para maibigay niya ang kanila sa kanila ang lupain na kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Dito po sa talatang binasa natin ay pinapakita sa atin na inilabas ang Israel sa dati nilang kinalalagyan. Amen. Katulad mo, katulad ko, inalis tayo ng Lord sa ating dating kinakalagyan. Pagkatapos tayong alisin sa ating kinalalagyan para maipasok tayo sa ipinangakong paglalagyan natin. Ang Israelita inalis sa Egypt at dinala at may pangako ng Lord dalhin sa lupang pangako. Amen. Tayo, inalis tayo sa pagiging alipin ni Satanas at ngayon, tayo ngayon ay laging anak ng Diyos. Now, balik tayo sa Israelita. Inilabas sila ng Panginoon Diyos saan? Sa Egypt. Para may pasok saan? Sa lupang ipinangako. Ang lupang pangako, for your information, dapat ginawa natin pag-aaral ay walang iba kundi ang Kanaan. Ayon po dito, ang sabi, Kanaan is a land flowing with milk and honey. Ang Kanaan ay lupang hitik, sagatas, at pulut pukyutan. Basahin po natin ang Exodus 3:17 at dito nakasaad, And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites to a land flowing with milk and honey. Well, una sa lahat, gusto kong bigyan niyo ng pansin. Binanggit dito ng God, I will bring you up out of the affliction of Egypt. Ito po yung unang sinabi dito. Aking aalisin kayo at ilalabas sa pagkakaalipin. Yung po ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Sa pagiging busabos sa Egypto. Aalisin ko kayo doon. Dahil sa Egypt kayo naging alipin. Sa Egypt kayo naging busabos. Aalisin ko kayo doon. At sinundan niya to, sabi niya sa pangalawa, dadalhin ko kayo to a land flowing with milk and honey. Sa lupaing hitik sa gatas at pulut pukyutan. At yan alam natin nangyari sa bayang Israel. Amen? We know the story. Naging alipin sila sa Egypto ng 400 years. At pagkatapos nito, tumawag ang Lord. Ang tinawag niya si Moises para sila ay ilayo, ilabas ng Egypto. At pagkatapos silang ilayo doon sa Egypto, napunta sila sa wilderness dahil kasi hindi naman talaga yun ang destination nila, pero doon sila pinaraan ng Panginoon Diyos hanggang sa makarating po sila sa tinatawag nating lupang pangako na Israel. Now, lumalabas ang tema po ng binasa natin kanina, Deuteronomy 6:23. Lumalabas, God brought them out, God brought them in. Inilabas ng Panginoon Diyos, pinasok ng Panginoon Diyos. Amen. At dito pinapakita sa atin na talagang yung pala ang plano ng Diyos. Ang plano ng Lord sa atin, ilalabas ka at maraming paglalabasan sa iyo. Aalisin ka sa maraming bagay, bagamat isa lang ang talagang tinutukoy na ito, pero dapat mong maintindihan ang dami palang bagay na tatanggalin ka ng Lord. Aalis ka ng Lord. At pagkatapos, maraming bagay din ang ibinibigay niya sa atin, bagamat lahat ng iyon ay tumutukoy lamang sa isang bagay. To be specific, God brought them out of miseries, calamities, problems, difficulties. Inilabas, inalis ng Diyos sa kahirapan, kapahamakan, sa suliranin, sa kagipitan. Pagkatapos kang alisin dyan, yan po ngayon yung tinatawag nating specific na nangyayari sa panahon natin. But then, God brought them into God's promises. Ipapasok tayo ng Panginoon Diyos, ipaparanas sa atin ng Panginoon Diyos na tayo ay dadali niya sa lahat ng kanyang pangako. At so, totoo lamang po, bilang mananampalataya, ang daming pangako ng Lord. Kung natatandaan po niyo, may pangako siya tungkol sa kagalingan, may sakit ka, may pangako siya. Aalisin ka niya sa karamdaman, dadaling ka niya sa kagalingan. Meron tayong tinatawag ng mga sumpa. Aalisin ka ng Lord sa sumpa para palitan niya ng tinatawag na blessing.
aalisin niya tayo doon sa kung ano man merong sumpa ang ating magulang, sumpa ang ating lahi, at dadalhin niya tayo sa mga pagpapala na katapat noong mga sumpa. Aalisin kanya sa kasalanan, dadalhin kanya saan? Sa kalayaan. Aalisin kanya sa kamatayan, dadalhin kanya sa tinatawag nating kabuhayan. Meaning, maraming bagay ang nangyari sa atin nang tinanggap natin si Kristo. Maraming bagay ang nangyari sa bayang Israel. Una, nagpapasimula lamang, ilalabas ka ng Lord. Amen. Ilalabas ka sa ganyang kalagayan at ipapasok ka sa magandang kalagayan. Amen. God brought them into God's promises today to you, to me, nangangako ang Lord. Pagkatapos tayong alisin sa maraming bagay. Amen. I hope, I pray, ang buhay mo, ang buhay natin, ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon Diyos. I hope, I pray, na mula sa araw na to, hindi ka titigil. Because our life ay hindi po natapos doon lang tinanggap natin si Kristo. It continues. Nagpapatuloy. At nakikita natin na ang Diyos pala natin may magandang programa. Meron siyang good plan for you and for me. At kung susunod tayo doon sa plano niya, ikaw ang makikinabang. Ikaw ang sabihin natin na magiging maligaya. At mararating mo yung pangako niya. Nagpasimula ito sa, I came to give you life, and I came to give you life abundantly. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay, meron na tayo ngayon. Tinanggap natin si Kristo. Pinapasok mo si Kristo sa iyong puso, pero hindi diyan natatapos. Ang gusto ng Panginoon Diyos, yung life na tinanggap natin, maranasan natin ang tinatawag nating masaganang buhay. Balik po tayo. Inilabas sila specifically sa Egypt, at sila'y dadali ng Panginoon Diyos specifically sa Kanaan. And please, listen to this. Number one, bago ka makapasok sa gusto ni God, dahil kasi maraming gusto ang God, binanggit ko na kanina, gusto niya kung ikaw may sakit, gumaling. Gusto niya kung ang life mo ay hindi blessed, ma-bless. Gusto niya kung ikaw ay malungkot, lumigaya ka. Ang daming plano ng Panginoon Diyos. That is the reason why, in the Word of God, in the Bible, ang daming promises ng God, at ilang libo ang pangako ng Panginoon Diyos pertaining to your life. So ngayon, please listen. Bago ka makapasok sa gusto ni God, number one, kailangan ka lumabas muna sa dati. Meron siya gusto, ito ang gusto niya, kailangan lumabas ka muna sa dati. Katulad ng pinag-aaralan natin ngayon. Bago ka maka-experience ang tinatawag nating resurrection life, which is in Christ, na pagkatapos niyang mamatay, ibinangon siya ng Panginoon Diyos at naranasan niya ang resurrected life. Gusto niya yan. Gusto niya ako, kayo, makaranas ng resurrection life. Pero bago ka makaranas ng resurrection life, gusto niya, makaranas ka muna ng dead to sin, dead to yourself, dead to the old man. Kailangan kang dumaan doon. At hindi mo mararanasan ng resurrection life pag hindi ka nakakaraan doon. Number three, bago ka tumanggap ng bagong bagay, new thing, kailangan mong kalimutan ang nakaraan. And I will be reading mayroon na konti ang verses na binabanggit ng Lord na talaga ready siyang ibigay sa iyo ang bagong bagay. But you have to forget the past. Bago ka magtanim, meron kang bubunutin. Mababasa niyo ito sa Jeremiah verses 1, verse 10. At doon binabanggit yung meron kang ipu-pull out, meron kang bubunutin, meron kang tatanggalin bago ka magtanim. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Gusto ni God, katulad ng binanggit ko kanina, gusto ni God sa akin mamuhay para sa Kanya, para sa iyo. Gusto ni God mamuhay ka na may kapangyarihan, and that is for sure. Amen? At gusto ng Diyos na ibuhay mo ang buhay ng Diyos. Pero bago yan mangyari, kailangan mo nang mamatay ka sa iyong sarili, mamatay ka muna sa old life, mamatay ka sa ilang bagay. Basahin natin to. Makikita niyo to sa Roma, Kapitulo 5, talatang, Kapitulo 6, talatang 5. For if we have been united, tayo yan, together in the likeness of His death, namatay siya, kasama tayo namatay din, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Kung paano siya namatay, kasama kang namatay. Yun po yung una. Tapos kung paano siya ay binuhay, resurrected, kasama kang na-resurrect. Ang gusto ng Diyos, maranasan natin resurrection power. Pero bago mo maranasan ng resurrection, binabanggit dito yung kasama kang namatay. Amen. Hanggat di ka nakakaranas ng tinatawag nating kamatay. Nangyari na ba yan? Opo. Yan ang ating position in Christ. He died, you died. Amen. Yan ang position mo. Pero pwedeng experientially hindi pa. Hindi mo pa nararanasan.
Dahil kasi una nga, hindi mo alam, pangalawa, hindi mo ito pinapaniwalaan, pero pag dumating itong time na to, na malalaman mong namatay ka na nung mamatay siya, at paniniwalaan mong namatay ka, de-declare mo yan, mararanasan mo one day, magiging karanasan na to, na ikaw patay na sa sarili mo, hindi na yung sarili mo nasusunod. At pag naranasan mo yun, dumating ka doon sa kalagayan, na hindi na talaga yung gusto mo ang nasusunod, hindi na yung old man ang nabubuhay sa'yo, kundi kaya mong i-declare, Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo, napako akong kasama ni Kristo, at dahil nararanasan mo yun, resurrection power of Jesus ay mararanasan mo din. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Amen? Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Merong bagong ibibigay si Lord sa iyo. He made a promise. Mababasa natin ito sa Isaiah 43 verse 19. Sabi niya, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Andiyan ang pangako niya. May gagawin siyang bagong bagay sa iyo. Amen. At naniniwala tayo diyan ngayon. May bagong bagay gagawin siya. Maybe tomorrow may bagong bagay siyang gagawin sa iyo. At habang nabubuhay ka, He promises new thing to come sa ating life. At maraming kaparaan ang ginagawa ng Diyos para dumating ito sa iyo. Pero isang bagay yung titiyakin ko sa iyo. May bagong bagay siyang gagawin sa iyo. Pero bago dumating ang bagong bagay, pag binasa mo yung sinundan talata niyan, ito yung tinatawag nating merong kang dapat kalimutan. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Meaning, hanggat naaalala mo yung mga bagay na hindi maganda, pwedeng ito yung may kinilaman doon. Naaalala mo yung mga bagay na nagdaan sa iyo na hindi maganda. May nakaaway ka, meron sabihin natin sa manang loob na parati mo naaalala, may nangyari sa iyo yung hindi maganda, naaalala at naaalala mo, bago ibigay sa iyo ng Lord yung bagong bagay, kailangan i-deal mo ito before God at kalimutan mo. Yan ang ibig kong sabihin ng ating binabanggit. Merong gagawin ng Lord sa ating lahat, di ba? Ang sabi natin kanina talata, sila ay inilabas ng Lord. Bakit sila inilabas? Para ipasok. Hindi ka makakapasok doon sa pagdadala niya hanggat hindi ka umaalis sa dati mong kinalalagyan. Yan po ibig natin sabihin. And God is so good. God has promises a lot of things para sa atin. Ikaw ngayon na may karamdaman, aalisin ka ng Lord dyan. Amen? Saan ka dadalhin? Kagalingan. Pero hindi ka gagaling kung hindi mo papaniwalaan at hindi mo lalayuan at kung meron mang mga bagay na nangyari sa iyo, bakit ka may karamdaman, you have to get rid of them all. Alisin mo ito. Amen? Baka yan ay sanhi na tinatawag nating sumpa, baka yan ay sanhi ng kasalanan, baka yan ay sanhi ng maraming mga bagay, but the truth of the matter is this, God promises healing sa iyo. Ang gagawin mo ngayon ay paintulutan mo ang Lord, kumilos sa buhay mo, sa maraming mga kaparaanan, malalaman mo, maintindihan, kung may sumpa ka, you have to break it. Kung may kasalanan ka, you have to confess it. Pinatawad ka na through the blood of Jesus. Kung meron kang kagalit, I believe this is now the time na patawarin mo sila. Now, balik po tayo doon sa pinag-aaralan natin. God brought us out, tapos God brought us in. Inilabas ka ng Lord, tapos ipapasok niya. Isa-isahin ko po ito para maintindihan natin. Para sa ganon, maging paalala sa atin mula sa araw na to. For your information, other than kay Satan, inalis ka ng Lord in Adam. Binabanggit ko ito nung araw pa. Ilang beses natin itong binanggit na ilang linggo na tayong lahat na pinanganak na magulang mo galing ka kay Adan. Pag inilabas ka ng Lord in Adam, dadaling ka in Christ. Ilalagay ka kay Kristo. Amen? At dahil dyan, tayo galing kay Adan, naging mahina. Galing tayo kay Adan, meron kang sumpa. Galing ka kay Adan, meron parusa at may mga kasalanan na nagahari sa buhay mo. Pero on the day na tinanggap mo si Kristo, on the day that you allow Jesus to come into your heart, humingi ka ng tawad sa Kanya, lumapit ka, pinapasok mo, inopen mo buhay mo kay Christ, at sabi mo sa Kanya, "Panginoon, iniimbitahan kitang pumasok sa aking buhay." Noong araw na yon, ikaw ay born in the Spirit. Mula noong araw na yon, magpapasimula na yung pagiging strong mo, magpapasimula na ikaw ay godly, pinawalang sala ka, naging ganap. At dahilan sa ginawa mo, umalis ka kay Adan. Paano ka alis kay Adan? Tanggapin mo si Kristo, you will be in Christ. Basta, paano ka napunta kay Adan? Pinanganak ka ng nanay at tatay mo.
basta pinanganak ka dito sa lupa, by your parents, ng iyong nanay, ng iyong tatay, at mula nung araw na yon, ikaw ay galing kay Adan, in Adam. Pero salamat, dumating in time. Somebody shared with you the gospel, pinakilala sa iyo si Kristo, binahagi sa iyo ang pagkamatay ni Kristo, o hindi ko alam kung paano, naintindihan mo that Christ died. Tapos pinapasok mo si Kristo sa iyong puso. That day, you become born in the Spirit. Ulitin ko, nung day na pinanganak ka ng magulang mo, ng tatay nanay mo, you're born in the flesh. Pero nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, you're born in the Spirit. At mula nung araw na yun, marami ng pagbabago sa iyo. Saan? Sa position. Amen. Tagal natin ito pinag-aralan. Dati ka anak ni Satanas, ngayon anak ka ng Diyos. Position na nabago. Today, nabago din ang tinatawag natin dati kang without strength, laging strong. Dati kang ungodly, ngayon ikaw ay godly. Dati kang condemned, ngayon ikaw ay justified. Although yung ilang mga bagay na binabanggit tungkol kay Kristo, ang ilan sa atin, it will take some time sa ating buhay. Pero whether you like it or not, yan ay totoo. Amen? Ako ba'y strong na? Well, in the spirit, position ko, strong ako. Pero pwedeng hindi mo ito nararanasan. Sabi ko nga sa inyo, positionally, yes. Experientially, not yet. But I believe God will continue His work. Gagawa ang Lord, kikilos ang Lord, at gagawa siya ng maraming paraan para maintindihan mo. Hindi mo lang maintindihan, maranasan. Kaya nga binabanggit ko, pwedeng today, may sakit ka. In the flesh. Pero in the spirit, ano sabi ng Bible? By His stripe, you are healed. At pagka naintindihan mo yung prinsipyong in the spirit, syempre mag-uumpisa ka sa pagde-declare at makikita mo in the spirit na ikaw ay magaling na, hindi mo na binibigang pansin yung flesh mo na may sakit ka at ibinubuhay mo yung sinasabi in the Bible. Doon na di-develop yung pananampalataya hanggang sa ikaw ay maging spiritual. At dahil spiritual ka na, hindi mo na dine-declare ako may sakit, dine-declare mo, I'm healed. And I believe one day, kung ano yung dine-declare mo, mangyayari. Because these are the very words of the living God. Amen. Doon tayo inalis. Maraming bagay tayo kinalalagyan na aalisin tayo ng Lord. At ilalagay kanya. Saan? Sa kanyang plano. Sa buhay na to. Next, hindi ka lamang inilabas sa in Adam, tapos dinila ka in Christ, inilabas ka din ng Lord sa kingdom of darkness. Kaharian na kadiliman. Diyan tayo galing, lahat. Amen? At dadaling ka ng Lord sa kingdom of God. Kaharian ng Diyos. Anong reference natin? Basahin po natin ang Colossians 1.13. He has delivered us from the power of darkness. Nangyari yan. Ginanap yan. Ginawa yan ng Diyos. And conveyed us. Inilipat. At ang paglipat pong ito, biglaan po ito. The word conveyed is sabihin po natin mabilisan nangyari. Into what? Into the kingdom of the Son of His love. Kanya tayong iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak ng pag-ibig. Maliwanag na sinasabi po ng Biblia yan. Sa tayo nagpasimula, wala na ho tayo sa kaharian ng kadiliman bagamat doon tayo galing. Pagkatapos ano ginawa? Nilipat tayo sa kaharian ng Diyos. Napapalibutan ka na ngayon. Tayo. I'm referring to all believers. Napapalibutan na tayo ngayon dahil kasi wala na tayo sa kadiliman, nasa na tayo sa kaharian ng Diyos. Meaning, napapalibutan na tayo ngayon ng kagandahan dahil kasi yan na nasa kingdom ng God. Napapalibutan ka na ng kabutihan, napapalibutan ka na ng katuwiran, kabanalan, katotohanan. You're now surrounded. Napapaikutan ka niyan. Yung nga lamang, ang tanong, nasaan nakapokus ang iyong isip at ano ba talaga pinapaniwala mo? But if you believe in your heart, na today, hindi ka na napapalibutan ng kapangitan. Amen? Napapalibutan kanya ng kabutihan. At kung ipo-focus mo, kaya pala, ganoon na sinabi ng Lord sa atin noon. Tayo, bagamat nasa lupa, ano sabi ng Lord? Tinuturoan niya tayong maging spiritual. Ano yung tinuturo? Ngayon, nasa kalangitan ka. In the kingdom of God. Pati blessing mo. Hindi mo napansin, ano ang blessing mo? Spiritual. Tapos, nasaan ka ngayon? Nasa langit. Today, you can see me here, sa pulpit. Ng JKOK, kaharap ninyo, napapanood ninyo sa inyong mga television, napapanood nyo sa online screening po natin. Pero today, according to the scripture, kung ilalagay ko yung, at mananampalataya ako sinabi ng Bible, ako po'y nasa taas, nasa heavenlies, ako po'y nakaupo sa kanan luklukan, in the heavenlies, ako'y blessed ng mga spiritual blessing in the
heavily. So ngayon, whether I like it or not, napapalibutan po ako napapalibutan ako ng power, napapalibutan ako ng authority, napapalibutan po ako ng tinatawag ng mga blessing na ipinagkakaloob ng Lord. Ano man yung blessing ng Lord na yon, nakapaikot po yan sa akin. And I have to focus my eyes on those things. At kahit ano sabihin sa akin ng kapaligiran ng mararanasan ko, na para baga may mararamdaman ko sa aking katawan. No, I will not believe that. I will believe what God said in His Word. Napapalibutan tayo ng kagandahan. Napapalibutan tayo ng kingdom of God. Next to that, mga minamahal kapatid sa Panginoon Diyos, God brought you out of death, inilabas ka sa kamatayan, pangako ito, isa ito sa pangako ng Lord. Amen? And God brought you into life. Yan po yung pagdadalan sa atin ng Lord. Noong araw, napapalibutan po ako ng kamatayan, sa dami ng karamdaman meron po ako, ang daming kamalasang inabot ko sa aking buhay, I thought talagang mamamatay na ako. But praise God, kaya nga po sabi ko sa inyo, napakabuti ng Panginoon Diyos. Dinala niya tayo sa kanyang kingdom. Dinala niya tayo sa kanyang kaharian. Dinala niya tayo sa mabuting balita. Kaya nga po tayo nagpapasimula, we're so thankful na even in this pandemic, nasa kamay tayo ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin ng Romans 5:17. For if by one man's offense that reign through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Noon, ang nagahari sa iyo, sa akin, nung wala pa tayo kay Kristo, ay ang kamatayan. Sabi dito, death, reign. Amen? Pero nung tumanggap tayo kay Kristo, I need you to believe this. At kailangan itong malaman mo mula sa araw na to. Panghawakan mo to. Huwag mo itong bibitawan mula sa araw na to. Amen? Noon talagang maraming kamalasan, kamatayan, nagahari sa atin. Pero ngayon, ano nagahari sa atin? Nagahari sa atin, reign in life. Amen? Ang buhay nagahari na sa iyo ngayon. Marami akong talatang pwedeng gamitin, pero yan lang muna ibibigay ko sa iyo. Dahil kasi nung tinanggap mo si Kristo, yung life ni Christ pumasok sa iyo, nirelease ka. Dineliver ka. Nagkaroon ka ng freedom from the law of sin and death. Naging topic po natin to one time noon. At ngayon, pag-usapan natin ang kamatayan, question, Pastor, teka muna, let me speak ng death. Ano ba talaga, Pastor, ibig sabihin ito? Well, honest to goodness, meron ka ng spiritual life kay Lord. At yung spiritual life na yon ay bibigyan ka ng abilidad para maintindihan mo ang relasyon mo kay God, pati ang buhay na to. At kung nagtatanong ka ngayon tungkol sa death, ibig bang sabihin ito, Pastor, ay hindi tayo mamatay? Hindi, mamatay tayo, pero hindi ka mamatay sa kamay ni Satanas. Amen. At kung bibigyan ka ng Lord ng revelation na ikaw ay mararapture, katulad kay Enoch, na-rapture, katulad ni Elijah, kinuha ng tinatawag nating apoy na whirlwind, walang imposible sa Panginoon Diyos. No, pag-usapan natin ang kamatayan, basta ang alam ko, God promises long life. Psalms 91 verse 16, with long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. God promises to increase the years of your life. Proverbs 4:10, hear my son, receive my sayings, and the years of your life will be many. God promises He will fulfill the number of our days. Exodus 23:26. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. So meaning, mga kapatid, ito yung mga pangako niya, promises niya in the Word. Mahaba buhay mo, Ephraim. Amen. Ipupulpil niya number ng taon mo, araw mo dito sa earth. At ang gagawin ng Panginoon Diyos, parati natin siyang kasama. Ang magiging tanong natin ngayon, at tanong na marami, Pastor, how long should we live? Well, kukunin ko na lang yung Old Covenant view taken from Psalms 90 verse 10. Take note, Old Covenant daw po ito. Pero diyan ko po muna kukunin. The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. According sa New Covenant, na may nagturo po isang lingkod ng Panginoon Diyos, ang kanyang paniniwala, under the New Covenant, ang years ng mga mananampalataya ay 120
years. Pero kung ako po tatanungin ninyo, whether it's 120 years, whether it's 70 to 80, God knows. Amen. At naniniwala po kung hindi niya tayo kukunin na maaga. Amen. Papahintulutan ng Lord na matapos natin ang calling natin at gagamitin tayo ng Panginoon Diyos, papakita ng Panginoon Diyos through our lives na talagang ang Diyos ay nagpupulpil na kanyang pangako sa marami. Amen. And I pray na ikaw na nakikinig sa akin, pamagitan din ng pananampalataya na meron ka ngayon, that you will continue to live for God and you will fulfill all the numbers of years na ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos at mawawala ka sa mundong ito na ikaw ay satisfied. May God bless you. Amen. Pangalawa, o pangatlo, pang-apat, gusto ko ibigay din sa inyo to na dulot ng ating pagiging born again. Dahil kasi sabi niya, I will bring you out. Lalabas kita para ipasok kita. Saan tayo ilalabas sa Panginoon Diyos? Out of slavery to sin. Ikaw ako noon, alipin talaga ng kasalanan. Pagka nagdikta ang kasalanan, wala tayong choice. Because galing tayo kay Adan, galing tayo kay Satanas, tayo ay anak ni Satanas, tayo ay kanyang lingkod noon, noong wala pa tayo kay Kristo. Pero ngayon, today, let me inform you, ikaw ay dinala niya para maging malaya sa tinatawag nating kasalanan. Romans 6, 7-8, ang sabi, for he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Tignan po natin verse 7. He who has died has been freed from sin. Ang siya daw namatay. Kaya dito makita mo ang necessity. Nung malaman mo, maintindihan mo, nung siya'y mamatay, kasama kang namatay. Dahil kasi pag namatay ka, sa totoo lang, whether hindi ka na mamatay o sabihin natin, hindi mo pa ito nararanasan, ito'y totoo. So ang tanong, patay na ba tayo? Yes. That is our position. Yes, you are dead to sin. Position. Kaya lang pwedeng experientially ay hindi pa nagaganap. At naniniwala akong paparanas ito ng Panginoon Diyos dahil kasi bubuksan ng Lord ang iyong isip, bubuksan ng Lord ang iyong puso, at ang salita niya ay magmi-minister sa iyo. Dahil kasi makikita mo, mabubuksan ang iyong mata na nung mamatay siya, patay ka na rin. At kung patay ka na, ano sabi dito? You are freed from sin. Can you imagine? Ako'y malaya sa kasalanan na. Ang kasalanan wala nang hold sa akin according to the Bible. Amen? Question, talaga bang tayo patay na, Pastor? Positionally, ulitin ko, yes. Hallelujah. Do you have proof? Sabi nga dito sa Romans 6, 1-2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Basahin niyo yung verse 2. Certainly not. Hindi na. How shall we who died to sin live any longer in it? Amen? Sabi ni Pablo, papanong tayong patay na sa kasalanan ay mabubuhay pa? You have to believe in your heart, patay ka na sa kasalanan. When you accepted the Lord Jesus, when you allow Him to come into your heart, you're dead to sin. You have to believe that. Amen? At kung papaniwalaan mo yan, makikita mo na talagang ngayon at sa darating na mga araw, kahit ano ang gawin na kasalanan sa iyo, patay ka na. You can declare over that sa mirror, umarap ka sa salamin, dead na ito sa kasalanan. Amen? Kaya nga lang sabi ko nga sa inyo, experientially, not yet. Question natin pa, are we freed from sin? Again, positionally, yes. Experientially, not yet. Basahin po natin itong Romans 6, 9-10. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died, saan siya namatay? He died to sin. Take note. For the death that he died to sin. Once for all, but the life that he lives to God. Kaya pala tayo merong paniniwala na noong tayo ay tinanggap natin si Kristo, yung ginawa niya, isinama niya tayo at pinaniwala natin. At ano ang ginawa niya? He died to sin. Isinama niya tayo. You're dead to sin. Bakit kanya pinatay sa kasalanan? That you may live for God. And I like that. Kaya pala niya ito ginawa para sa atin. Dahil kasi gusto niya, maranasan din natin nabubuhay tayo para kay God. Now, bago ka makapamuhay para kay God, sabi niya, he died to sin.
you died to sin. Ito yung binabanggit natin kanina. Ilalabas ka niya para kanya ipasok. Pero bago ka makapasok, kailangan maranasan mo kung saan kanya ilalabas. So far as the Bible has declared, inilist niya tayo doon sa kasalanan. Pinatay pa nga niya tayo sa kasalanan. Paano tayo namatay? Nakita natin si Kristo, sinama tayo. Sinama natin ang sarili natin sa kanya. Inari natin, tinanggap natin yung kanyang ginawa. And so today, let me inform you, you're dead to sin. Today, let me inform you, ano yung kasalanan na yan nag-aari sa'yo, kaya mo ng talikuran because you're dead to sin. Diyan tayo sinama. And now you can live for God. Next, God brought you out of what? Saan ka pa rin inilabas ng Lord? Ilan lang ito sa mga babanggitin ko. Inalis ka niya sa kasalanan. Inalis ka niya kay Adam. Inalis ka niya sa maraming bagay. Today, let me also inform you. God brought you out of fear. Wow! Amen? And to be honest, hindi nga lang magandang i-share ko na sa inyo, pero dito po ako galing. Ang dami kong katatakutan. At inalis ako ng Lord sa katatakutan, dadalhin niya ako saan? Into power, into love, into sound mind. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear. Kung may takot ka man, let me inform you, hindi yan galing kay Lord. Amen? Humingi ka ng tulong kay Lord. Sa totoo lang ito sabi niya, hindi kanya binigyan ng takot. Ulitin ko, hindi kanya binigyan ng takot. Uulitin ko, yan takot na yan hindi galing kay Lord. Amen? Ang ibinigay sa iyo ng Lord ay ano? Power and of love and a sound mind. Hindi tayo binibigyan ng Lord ng katatakutan at anumang uri ng takot na meron ka, inaaliping ka. Today, by God's grace, by God's power, I deliver you from the spirit of fear. Amen? Lagay mo kami mo sa dibdib mo, palisin mo yan. Lagay mo yan sa isip, sa ulo mo, palisin mo yan. Hindi dapat yan mag-aari sa'yo. Paano mo ito papaalisin? Hanap ka ng salita ng Diyos na katapat para yung faith ay dumating sa'yo. Katulad ng Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Ba't hindi dapat matakot kasama mo ang Diyos? Maya't maya babanggitin mo yun, maya't maya pwede isulat mo yun sa kartulina, ilagay mo yun sa kwarto mo para sa ganon yung idea na ang Diyos kasama mo, ang Diyos hindi kayo iniiwan, ang Diyos parating nandiyadyaan. Mawawala ang takot sa'yo. Amen? Remember, take note of this. Meron kang buhay ng Diyos nasa loob. Amen? Yan ay hindi mo man nararamdaman, but continue to believe na meron ka niyan. Meron kang Holy Spirit. Meron kang libo-libong anghel na nagbabantay sa'yo. At higit sa lahat, according to this verse, meron kang power. Para saan yung power? Yung power na yan magagamit mo para makita mo talaga, indeed, God is with you. Meron kang love. Meron kang sound mind. Hindi ka lang meron sound mind. Kung meron mang gumugulo sa'yo, at may mga bagay na ini-inject ang kalaban sa iyo na hindi galing kay God, you can today immediately bind them, utusan sila umalis sa iyong isipan. Because ganyan kabait ang Panginoon Diyos. Amen? Ang dami kong katatakutan noon, di ko alam pa paano ako maliligtas doon. Pero ang ginawa ko lang, nagbasa ako ng Bible at lahat ng mga pangako patungkol sa ang Diyos na sa akin, na ang Diyos ay hindi ako pabayaan, na ang Diyos ang aking kalakasan, ay inilagay ko lang sa puso ko at nilagay ko sa isip ko. Gawin mo ito tuloy-tuloy, huwag kang titigil. At mararanasan mo darating yung time, talaga yung takot sa'yo, mawawala. Takot po ako mag-drive, nawala po yun. Takot po ako sa tinatawag po nating sumakay na aeroplano, inalis po ng Lord John because of the promises of God na ibinibigay niya sa atin. Takot po ako mamatay, but then sabi nga ng Panginoon Diyos, long life, ay ibibigay ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Meaning, lahat ng anumang katatakutan meron ka, may katapat ang salita ng Diyos, na iyong dapat tabasahin, malaman, maintindihan at paniwalaan at i-allow mong pumasok sa iyong puso at paintulutan mong i-renew ang iyong isipan. Hindi ka lamang merong tinatawag nating sound mind. To be honest, meron ka ding mind ni Christ. 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Another thing na ibibigay ko sa iyo today, titigil po ako dyan. Another thing na ibibigay ko ngayon, saan ka inalis ng Lord? God brought you out of Satan's power at dinala ka niya sa kanyang kingdom, sa kanyang power.
Amen. Baka pangyarihan ang kalaban totoo sa buhay mo, pero can I inform you, nung inilipat ka ng Lord sa kanyang kingdom, greater is He that is in you than He that is in the world. Sabi ko sa Acts 26:18, to open their eyes in order to turn them from darkness to light. Na-open ang eyes mo noon. Kaya ngayon, wala ka na sa kingdom of darkness. Nasa ka sa kingdom of God. Na-open yan. And God allowed it to happen. And from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Etong verse na to, nagpapasimula ng open eyes. Yan ang ginawa ng Lord. Paano ko naligtas? Naniniwala ko, it's by the word and by the spirit. Kaya sinabi ni Christ noon, unless one is born again, dinugtungan niya, unless one is born of water and of the spirit. Ano yung water? Word of God. Ano yung spirit? Holy Spirit. So the Holy Spirit was there, inopen ang eyes mo, at nung inopen ang eyes mo, you turn from darkness to light. Turn from Satan's power to God. Tapos natanggap mo ang forgiveness. Inopen ang Lord ang eyes mo. Let's pray na talagang i-open pa ng Lord ang eyes mo. Makita mo pa. The Christian life is a beautiful life. Amen. Ito po ay hindi lamang yung ikaw ay dating may relihiyong ganito at nalipat ka sa panibagong relihiyon. It's not like that. I believe na yung ating tinanggap at ating kinalagyan noon, inalis ka ng God para daling ka sa isang magandang kalagayan. Yan ang ating conclusion. Binago ang kalagayan mo at kinalalagyan. Kung sino ka noon, nung hindi ka pa born again, totoo lahat yun. Hindi ka pa born again, totoo lahat yun. Dati kang sabi na sinner, totoo yun. Dati kang anak ng kalaban ni Satanas, totoo yun. Dati kang sabi natin malayo sa Diyos, totoo yun. Lahat na ngayon ay totoo. But praise God, inalis tayo ng Lord doon. Amen? Bakit niya tayo inalis doon? Tayo ngayon ay inilagay niya saan? Kaharian ng Diyos, Kingdom of God, tayo ay inalis niya dito sa tinatawag nating maruruming bagay at dinala niya tayo sa mabubuting bagay. Today, ikaw ay naki Kristo. Today, ikaw ay napapalibutan ng magagandang bagay. Remember this, ang nakapalibot sa iyo ngayon nung tumanggap ka kay Kristo ay mga kabutihan. Remember this, napapalibutan ka ng mabubuting bagay. Beautiful things. Amen. At hindi ka lamang pinalilibutan. Marami pang sinabi ang Biblia na tinaglay mo. Saliksikin mo ang Bible. Alamin mo kung anong binigay niya sa iyo. Paniwalaan mo with your whole heart na ako ngayon ay hindi mahina, ako ngayon ay malakas. Ako ngayon ay hindi may sakit. Totoo may sakit ako. But God promises healing. Dahil lang kay Kristo, meron akong healing. Hindi ka na masama, ikaw ay righteous na. Hindi ka na may sakit, ikaw ay healed na, pinagaling na. Hindi ka na mahina, ikaw ay strong na. Kung iyo itong paniniwalaan, this is who you are. Inalis ka ng Lord. Paniwalaan mo yun. Inalis ka ng Lord sa masamang bagay, dinila ka niya sa kingdom of God. Lagay mo ito sa isip mo, lagay mo ito sa puso mo, at yan ang plano ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. He who has begun a good work in you will complete it. Amen. God will allow beautiful things na maintindihan mo. At ang gagawin mo lang, araw-araw, please, taas mo kami mo kay Lord. Pagkagising mo, manalangin ka. Amen. At kung meron kang pagkakataon, dililit ka ng Lord, basahin mo ang Biblia. At lahat ang binabanggit doon patungkol sa anak niya na ibinigay niya sa mga mananampalataya, ariin mo, tanggapin mo, paniwala mo, at mabuhay ka ayon sa patnubay na ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. At dito ko isinare sa inyo, and I hope I pray, this will again start ng isang mabuting bagay sa iyo. Inilabas ka. Take note, inilabas ka. Huwag ka na mag-meditate kung ano ang pinanggalingan mo. Basta today, binago ka na ng Diyos. Amen? Binago niya kalagayan mo, position mo. And today, you can claim all the things na meron si Kristo. Dahil kasi nalipat ka mula in Adam, napunta ka kay Christ, mula sa power of Satan, ngayon nasa power ka ng God, paniwala mo na lahat ng ibinibigay ng Diyos, pinagkakatiwala ng Lord sa iyo, ay nasa iyo na. Paniwala mo, deep within your heart. Panginoon namin Diyos, Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na kami po ay binigyan mo ng katuruan
na kung ano nangyari sa amin mula na papasukin ka namin sa aming puso. We're so thankful, Lord, dahil maraming bagay na kami ay inalis mo sa kaharian ng kalaban, kaharian ni Satanas. And today, we're so thankful. We belong to you. So thankful, Lord, ginawa mo kami righteous. So thankful, Lord, that by your stripe, we are healed. You brought us out sa kadiliman para dalin mo kami sa kaliwanagan. Inalis mo kami, Lord, sa matang bulag. Ngayon ang mata namin ay nakabukas na. And we're so thankful, Lord. As days goes by, na darating pang mga araw, patuloy namin makikita ang mabubuting bagay na kalakip ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. At muli po sa susunod na linggo, makita-kita po ulit tayo. God bless us all. Thank you, Pastor, for that word. And thank you, Lord God, for that message. Today, I would like to encourage everyone if they can raise up their hands and we will pray for you today. Father God, maraming salamat for your presence in our lives and in the lives of our brethren. We pray, Lord God, that wherever they are, whatever they will do throughout this week, that you would be with them and that you would protect them and keep them from every work of the enemy. Father God, I pray that you would bless the work of their hands and that every step, Lord God, are guided and you will lead them in the right way. Amen. And because you are the righteousness of God in Christ, we declare success, good health, protection, and strength in our lives. May this week be filled with joy, knowing that God loves us and that He is with us. This I pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 Thank you, church, and see you all next week. God bless. Happy day, happy day, you are
happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never.